May playlist tayo guys at makikita nyo ito sa aking channel. Makakatulong ito para mapadali ang paghahanap nyo ng manhwa. Shoutout sa inyo guys, maraming salamat sa suporta. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Okay guys, simulan na natin. Ang nakaraan. Ang mga teknik daw ay dapat talagang mabago at mas mapabuti. Ngunit ang equilibrium sword technique ang fundamental ng Mount Hua Sect. Hindi siya makapaniwala na baka si Chung Myung ang dahilan ng lahat ng ito. Sumigaw si Chung Myung at sinabi niya na walang kwenta ang Mount Hua Sect na ito kung wala daw siya na narinig naman ng ibang estudyante. At dito nagtapos ang panglabindalawa na parte. Magsisimula ang part 13 ng kwento sa paglipas ng panahon. Maayos na ang financial ng Mount Hua Sect at sila ay payapa na din. Bago na ang teknik at masaya na din ang bawat isa sa Mount Hua Sect. Ngunit badtrip pa din si Chung Myung sa mga nangyayare dahil napakagulo pa din daw ng Mount Hua Sect. Tinawag ni Chung Myung si Gul dahil gusto niyang makausap ito. Narinig daw ni Chung Myung na si Gul ang bunsong anak ng isa sa mga kilalang pamilya ng merchant. Sinabi din ni Chung Myung na ang merchant na pamilya ni Gul ay isa sa magaling na merchant ng kontinent. Sumagot naman si Gul at sinabi nito na hindi totoo iyon dahil anak lang siya ng maliit na merchant na pamilya. Sinabi naman agad ni Chung Myung na at least daw may kaalaman si Gul. Napatingin si Gul at Chung Myung sa kanilang likuran. Nagkakagulo dito kaya tinanong ni Chung Myung si Gul kung ano sa tingin niya ang dahilan nito. Sinabi naman ni Gul na ang mga merchant ang may kasalanan nito. Maganda daw ang mga reputasyon ng mga merchant na iyon kahit scammer sila. Sinabi din ni Gul na halos lahat daw ng mga merchant ay may koneksyon dahil halos lahat sila magkakadugo. Nang dahil sa sinabi ni Gul, napatanong si Chung Myung kung ang mga tauhan ang gumawa ng problema. Sumang-ayon naman si Gul ngunit mayroon pang dahilan. Ang mga namumuno sa Mount Hua Sect ay walang alam tungkol sa pagpapatakbo ng business. Nagulat at nainis naman si Chung Myung sa mga narinig niya mula kay Gul dahil problema na naman ito. Sobrang daming problema ng Mount Hua Sect na kailangan ng solusyon. May businesses nga sila ngayon ngunit hindi naman agad ito mapapalago kung hindi marunong ang mamumuno. Hindi madali ang pagpapatakbo ng business, kailangan ito ng talino. Kailangan mamili ng produkto na maayos. Kapag mahal ang nakuhang produkto, mahirap itong ibenta. Kapag sobrang mura naman ng produkta, maiinis ang mga namimili dahil hindi maganda ang kalidad. Kapag ibang tao naman ang inutusan mo para mamuno ng business mo, maari kang lokohin nito. Nakaisip si Chung Myung ng paraan at sinabi kay Gul na kung pag-aralan na lang nila ang pagpapatakbo ng business. Sinabi naman ni Gul na kung kaya daw ba ni Chung Myung magturo ng 40 years old. Hindi lang daw yun ang problema nila dahil malaki din ang problema sa pagbili ng mga produkto. Gawain ng mga nagbebenta ng produkto ang manloko ng mga katulad nila Gul at Chung Myung na Daoist. Sinabi din ni Gul na baka daw lahat ng pera nila ay maubos dahil sa mga scammer na katulad ng ibang merchants. Nawalan na ng pag-asa si Gul. Hindi na daw maayos ito at simula pa lang alam niya nang babagsak din agad ang businesses ng Mount Hua Sect. Napaisip si Chung Myung tungkol sa kanyang master noon. Napakagaling nito sa halos lahat ng bagay. Napakaayos at napakaganda ng daloy ng businesses nila noon sa panahon ng kanyang master. Gusto na lang daw mamatay ni Chung Myung kaysa maghirap ng sobra. Nagtanong ulit si Chung Myung kay Gul kung anong gagawin nila ngunit nainas na si Gul at sinabing wala ng solusyon. Kung alam lang daw ni Gul kung paano aayusin ang problema ng Mount Hua Sect, matagal na daw sana siyang magaling na businessman. Kahit daw tatay ni Gul ay hindi kayang solusyonan ang problema nila. Sinabi ni Gul na kung gusto daw magpatakbo ng malaking business, dapat ang mga produkto na gagamitin ay traditional. Kung maayos lang daw ang kalagayan ni Elder Huang, malaki ang maitutulong nito.
Napatanong si Chung Myung kung sino daw si Elder Huang. Sinabi naman ni Gul na si Elder Huang daw ay isang magaling na merchant. Isa siya sa pinakamagaling na merchant na buhay sa Shanxi Province. Malaki daw ang naitulong ni Elder Huang sa Mount Hua Sect, kung wala si Elder Huang matagal nang bagsak ito. Napasabi naman si Chung Myung na ano daw ang nakita ni Elder Huang sa Mount Hua Sect dahil walang kwenta ito sa ngayon. Kahit daw ang mga estudyante nito ay walang kwenta. Sinabi naman ni Gul na hindi lang daw sila ang tinulungan ni Elder Huang dahil madami pang iba. Kung nandyan lang daw si Elder Huang makakahingi sila ng advice dito. Sinabi naman ni Chung Myung na alam niya na ang solusyon sa kanilang problema at ito ay si Elder Huang. Ngunit, biglang sinabi ni Gul na hindi daw pwede. May sakit daw si Elder Huang at ilang taon na itong nakahiga lang sa kanyang higaan. May sabi-sabi din daw na si Elder Huang ay walang malay. Habang sila ay nag-uusap, may sumigaw at hinahanap si Chung Myung. Ang taong humahanap pala kay Chung Myung ay si Great Sasok. Lumapit si Great Sasok kila Gul at Chung Myung. May gusto itong sabihin kay Chung Myung. Sinabihan ni Great Sasok ni Chung Myung na kailangan nito pumunta sa Mount Hua Sect. Na bad trip naman si Chung Myung dahil madami naman daw senior na makakatulong sa kanila sa Mount Hua Sect. Sinabi ni Chung Myung na mahina daw siya at bata pa, ngunit sinabi naman ni Great Sasok na walang ginagawa si Chung Myung. Nagpapalusot pa din si Chung Myung dahil tinatamad siya at ayaw niya sumunod sa otos ni Great Sasok. Ayaw pumunta ni Chung Myung sa Mount Hua Sect dahil malayo pa ito at mahaba ang lalakbayin. Sinabi naman ni Great Sasok na kailangan niya si Chung Myung para ibigay ang letter sa sect leader. Sinabi din ni Great Sasok na kailangan ito alagaan ni Chung Myung dahil galing ang letter sa Yuna Merchant Guild. Nang marinig ito ni Gul, bumulong siya kay Chung Myung at sinabi niya na si Elder Huang ay parte ng Yuna Merchant Guild. Kinuha agad naman ito ni Chung Myung. Sinabi ni Chung Myung na i-deliver niya ito agad-agad ng mabilis. Sa susunod na panel, makikita natin si Chung Myung na naglalakad sa pagitan ng malalaking kabundukan. Habang naglalakad si Chung Myung, tumitingin siya sa paligid at siya ay alerto. Kinuha niya ang letter na nakatago sa kanyang damit. Napapaisip si Chung Myung kung ano ang nilalaman ng mensahe at nakakasigurado siya na mula ito sa mga kasamahan ni Elder Huang. Nag-iisip si Chung Myung at nakatitig lang siya sa mensahe. Nagpadala na naman si Chung Myung sa kanyang kakulaitan at may masama na namang binabalak. Makikitang nagagalit ang master noon ni Chung Myung habang pinapanood siya sa kanyang ginagawa. Tinignan ni Chung Myung ang likod ng mensahe at may nakalagay na Dear Sect Leader dito. Kung ang mensahe daw ay galing sa taong walang lakas at may sakit, siguradong importante daw ito. Ginamit ni Chung Myung ang kanyang teknik para buksan ang seal ng mensahe. Binuklat na ni Chung Myung ang mensahe at nagsimula na itong magbasa. Hindi na binasa ni Chung Myung ang pagbati dahil gusto niya na agad malaman ang importanteng nakasulat sa mensahe. Ang nagsulat pala ng mensahe ay anak ni Elder Huang dahil may sakit ito at kailangan nila ng tulong. Madami daw ang sintomas na lumabas sa sakit ni Elder Huang na hindi nila maipaliwanag. Ang chi veins daw ni Elder Huang ay hindi na makontrol at ang katawan nito ay kulay pula na. Wala na din daw malay si Elder Huang at hindi na ito makagalaw. Mayroon din daw na black light na lumabas sa noo nito na namamagitan sa kilay. May naalala si Chung Myung at baka ito ay konektado kay Chunma. Madami nang na-hire na magagaling na doktor ang Yuna Merchant Guild para lang pagalingin si Elder Huang. Ngunit kahit isa sa kanila walang nakagamot sa sakit nito. Ito na lang daw ang huling magagawa ng anak ni Elder Huang, ang humingi ng tulong sa mga may koneksyon sa kanila. Kung may kaalaman daw sila sa sakit ni Elder Huang, maari daw nila siyang kontakan. Ang taong magbibigay din daw sa kanila ng impormasyon tungkol sa sakit ni Elder Huang, babawi daw sila at bibigyan nila ng napakalaking pabuya. Natapos nang basahin ni Chung Myung ang mensahe. Na bad trip ito dahil walang doktor daw ang may kayang gumamot nito. Sinabi ni Chung Myung na ang sakit na ito ay Demon's Flower.
Itsura itong nalasan kaya baka daw ginagamot si Elder Huang ng doktor katulad sa mga taong nalasan. Ngunit kaya daw medyo nakakaramdam ng kaba si Chung Myung ay dahil ito kay Chun Ma. Lalabas daw ang sintomas na ito kapag inatake ka ng teknik ng isa sa Heavenly Demon Sect. Naiinis si Chung Myung sa mga demonyo. Akala daw niya naubos na ang mga ito sa Kilian Mountains noong naglaban sila. Nabuhay pa din daw pala ang iba sa bloodline nito. Nararamdaman daw ni Chung Myung na may mga plano ito para sa Zhongyuan region. Umiinit na naman ang ulo ni Chung Myung, napasigaw ito at sinabing bakit Mount Hua Sect na lang lagi ang nagkakaproblema. Napakadami daw ng tao sa Zhongyuan region, bakit si Elder Huang pa ang napili ng mga demonyo? Ngunit naisip ni Chung Myung na malaki pa din itong problema. Hindi pa din daw sure kung Demon's Flower ang sakit dahil hindi pa niya nakikita ito ng personal. Kailangan daw ni Chung Myung mapuntahan ito. Sumaya si Chung Myung nang maalala niya ang napakalaking pabuya na ibibigay kapag nagamot si Elder Huang. Nagmula na din kay Gul na mayaman ang Yuna Merchant Guild. Kung wala daw nangyaring gulo mula sa mga demonyo 100 years ago, hindi daw talaga malalaman ng iba ang Demon's Flower. Ang mga taong nakakaalam naman ito ay patay na. Ngunit di pa din daw alam ni Chung Myung dahil baka daw may mga taong nakakaalam pa din ito. Hindi daw papaya si Chung Myung na makita ng iba ang mensahe na ito. Magiging pasyente daw ang lahat ng haarang kay Chung Myung. Kapag usapang pera daw, si Chung Myung ang bahala. Sa susunod na panel, makikitang gabi na at pauwi na ang mga estudyante sa Mount Hua Sect. Habang paakyat si Great Sehayan, nagulat siya nang makita niya si Gul na tumatakbo at sumisigaw papunta sa kanya. Sinabi ni Gul na isa daw itong emergency. Hindi natuloy ni Gul ang sasabihin niya kay Chung Myung, inutusan na lang niya si Great Sehayan na sumunod sa kanya. Sa susunod na panel, makikitang binuksan nila ang kwarto at wala dito si Chung Myung. Naina si Great Sehayan dahil sa ginawa ni Chung Myung. Sinabi ni Gul na may naiwan daw na mensahe si Chung Myung para sa kanila. Kinuha at binasa ito ni Great Sehayan. Sinabi ni Chung Myung sa mensahe na si Great Sehayan at Gul na daw ang bahala para sa excuses na gagawin para kila Great sa SOP dahil mawawala siya ng matagal. Ituloy din daw dapat nila ang training dahil malalagot sila kay Chung Myung pagbalik niya. Napatanong si Gul kay Great Sehayan kung ano daw ang kanilang gagawin. Sinabi naman ni Great Sehayan na kailangan daw nilang patahimikin ang ibang estudyante. Wala daw silang magagawa pa na ibang paraan. Kailangan nilang pagtakpan ang ginawa ni Chung Myung ng ilang araw dahil matagal itong mawawala. Magiging maayos daw kung hindi hahanapin ng matataas sa Mount Hua Sect si Chung Myung. Kinakabahan si Gul na kung anong gagawin daw nila kapag nahuli sila. Sinabi naman ni Great Sehayan na mas kinakabahan siya sa ginagawa ni Chung Myung dahil ilang araw itong mawawala, at siguradong malaking gulo ang pupuntahan ni Chung Myung. Sa susunod na panel, makikitang tumatalon ng mabilis si Chung Myung sa mga puno. Nagmamadali na si Chung Myung para makapunta agad sa Yuna Merchant Guild. Napagod si Chung Myung at nagpahinga muna. Tumakbo si Chung Myung ng 392 meters at hindi ito kaya ng kanyang batang katawan. Naaalala ni Chung Myung ang kanyang nakaraan. Noong prime daw niya, kaya niyang tumalon sa kabila ng bundok ng isang talon lang. Kaya din daw niya na malagpasan ang isang ilog ng dalawang talon lang. Kung noon daw na prime niya, kaya niyang lakarin lang ito at mabilis agad siyang makakarating. Pero kahit napagod si Chung Myung, masaya naman siyang makita muli ang Xian City. Madami daw siyang alaala sa lugar na ito. Napunta ang kwento sa mga alaala ni Chung Myung. Nasa Xian City siya at nag-iinom. Lasing na lasing si Chung Myung at palakad-lakad siya sa Xian City. Nang biglang, makabangga niya ang isang lalaki. Natapon ang alak ni Chung Myung sa nangyayari. Sinabi ng mga lalaking ito na dapat daw humingi ng tawad si Chung Myung dahil nabangga sila nito. Nilate din ng mga ito si Chung Myung na amoy na bubulok na plum blossom daw ito at sinabing tao mula sa Mount Hua Sect na naman.
At dito nagtapos ang panglabintatlo na parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng The Return of the Mount Hua Sect. Salamat!